Hello everyone! Ayan, so nasa Manila tayo dito sa accommodation na nabook namin. We have a room tour. Andito kami sa accommodation dito sa Manila. And let me show you. This is a two-bedroom unit. This is the kitchen. Bumaba ako kanina. Kaso walang curtain. So we're waiting sa host kung ano ibibigay to cover this side. Ayan. Wala din silang pre-novide na tissue or tubig or ano pa man. And this is the kitchen. Kompleto naman. May lutuhan. Microwave. Ayan, nagluto ako kanina. And then, utensils. And, bumili din ako kanina ng mantika. Ganyan. Kasi walang mantika dito. This is the dining area. Andito yung mga plato and all, hindi nakalagay dun sa cabinet, which is medyo dusty. And yung CR nila, okay naman, malawak, pero maingay lang guys. And provided naman yung basurahan. Ayan, wala nga lang tong curtain. So kapag maliligo ka dyan, mababasa din yung sa toilet. Mirror sila. Walang ilaw to. Anyway. This is the first room. Yan. May AC naman, pero sa kitchen wala. May cabinet dito. Ayan. Pwede mong ilagay yung damit mo. Ganyan siya. Dadalawa lang yung ano natin dun. Buksan na nga lang natin. Mabaho. Ayan, ito naman yung sa room natin. Dito ako mag-stay. Look. Tingnan nyo yung bag ko. Ang dumi-dumi. Anyway. Ayan. Tara sa kabila. Here's the other side. Medyo mas malaki siya. And, ayan. May separate din siyang cabinet dyan sa area na yan. And also, we have a good view dito sa labas. Nalak. Bakit? Ayan na niya. Ayan. So, may veranda din tayo dito. Medyo maluwag. And the view of Pasig. And pasok na tayo. So, ayan guys. Ang ating accommodation. And we'll be staying here for the rest of the time. Nandito ako sa Manila. And ang daming langaw. Hindi ko din alam. Pero ang alam ko, new building to. So, if it so happen na magbubuk kayo dito, expect this one. Ayun lang guys for today. And I will be tagging you along bukas. I'm still working sa company. And dito lang ako mag-stay for the as of the moment. So, ayan, a new place to stay. By the way, every time na bumabalik ako sa Manila, nagkaka-rashes ako dito sa aking mukha. Siguro kasi nag-a-adjust from malamig to sobrang init. And see you guys tomorrow or other days. Mm-hmm.
iwan. Ayan. So, ngayon, lalabas tayo at mag-grocery. Kasama ko yung ate ko ngayon. And wala na kaming stock for a week. And then, isasama ko kayo. Medyo natatanggal na din yung mga extension natin. And that's fine. Kasi kanina, sobrang daming muta dito. So, ayan. Natanggal yung iba. But anyway, I'm waiting for them to fall off. Kasi, parang mabigat na sila. See you later. Naantay ko lang yung ate ko na matapos maligo. Then, susunod din ako. And by the way, dito kami sa may Pasig area. So, papunta kaming SM Aura or dito sa metro. Depende kung ano yung kailangan natin. So, ayan. In fairness sa area dito, hindi siya masyadong mainit. Kahit hindi kami naka-aircon, okay lang. And then, mahangin din dito sa may area. So, it is weird. Parang usually kasi sa mga accommodation na natatry namin dito sa Manila, medyo mainit kahit nasa loob ka. So, need mo talaga mag-aircon. But dito sa accommodation na to, okay naman siya. Siguro, if may chance na mag-walking kami sa babae, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Ang downside lang dito is walang masyadong kainan and parang na-isolate siya. So, don't expect na may makikita kayo dito na restaurant, ganyan. May convenience store. So, yun naman ang maganda. Pero apart from that, usually nagpapa-deliver na lang kami. Dahil hindi ako masyadong nagbablog, parang ang awkward na may camera, ganyan, na kinakausap mo. Pero I will be used to it again, siguro. Let's see. Tara na. And, naka-off. Okay. Sakit ang jelok dek. Namdama. Thank you.
let's have a grocery haul. Kasi galing tayo sa grocery kanina. Let me show you. Bili tayo ng kangkong. Next is bell pepper, potato, calamansi, carrots, sayote, string beans, ayan. Mga usual na mura dito sa Manila. Kung may maingay yung washing machine. We got kala. May ganito palang version. I never tried this one. Pero usually yung yellow, violet, yun yung na-try ko. And kuchilyo kasi, mapurul yung kuchilyo nila dito. March, dishwashing paste, dummy. Yan, so, may mga prutas din pa. Ayan, pinyet. Watermelon. Tapos, orange. Kimchi. Ito usually yung usual na available dito na kimchi. Tender, juicy. And isang kilong pork belly. Ang mahal ng pork belly. Ayan. Cheesecake. Ito yung mga dating original chocolate. Gochujang, lunch meat and corned beef, sugar, paminta. We got happy skin na flaky. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong shape to. And guys, this is the lip mallow ng Happy Skin. I always buy yung mga products ng Happy Skin, especially sa mga lipis. Kasi good sila for dark ang skin, for mga morena. And this is how it looks. Ang ganda niya. I do have, ano bang shade? Yung nakalimutan ko na. Pero dalawa usually yung kinukuha ko, spicy and nude ata yun. And now I will be using this one. Casual yung shade niya. And ganito siya. Actually, ito yung gamit ko ngayon. Ganyan yung applicator niya. If you can see. And super ano niya. Nakaka-stain talaga siya. Look at this. Kanina pa siya nag-stain ng ganyan. So, hopefully, okay siya sa lips natin. Ganyan. Ang ginagawa ko, hindi full sa lips. Then, spread natin dito sa side na to. Ganyan. Ang ganda niya. Medyo brownish siya na ma-red. Red ba? O, parang ganun yung ano niya. Try natin siyang iswatch. Ah, hindi na makita. But ganyan ka, lala yung stain niya. Hindi na siya natatanggal. Diba? Powers. So, kapag naghahanap kayo ng tint na something na medyo magtatagal and maganda yung pagkalapat sa lips. This is really nice. I can link also yung link online if gusto nyong bumili online. But I got it at SM Aura. So, ayun na. O, diba? Kung katulad ko kayo na medyo dark yung lips, this is really good.
na-tint, natatago niya yung mga line dito na black. Ayun lang. Yun lang for our grocery. And so far, naglakad-lakad lang kami. And then, pag-uwi, nag-grocery. And here we are. Luluto lang muna tayo for our dinner. And ang lulutuin ko is gulay. Maggulay tayo.